Semi-recap here. Isang makapangyarihang bata ang inilikas mula sa kanyang nagugunaw na mundo at ipinadala sa Earth upang mamuhay kasama ang mga tao. Nang siya ay lumaki, kinailangan niyang sagipin ang mundo at ang mga tao laban sa kalaban na mula sa planetang kanyang pinanggalingan. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Man of Steel. Sa simula ng pelikula, isang babaeng nagngangalang Lara ang nagluluwal ng sanggol. Ang kanyang asawa naman na si Jor-El ang tumutulong sa kanya para mailuwal ang bata. Lalaki ang anak ng mag-asawa, agad naman itong binuhat ni Lor-El at pinagmasdan ang kanyang anak. Si Lor-El ay nakikipag-usap sa mga pinuno tungkol sa Codex nang biglang may sumabog at pinag-aatake ng kalaban ang mga tagapagbantay ng kaharian. Ang mga kalaban na dumating ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Zod. Agad namang umapila si Lor-El sa ginawa ni Zod. Hindi siya pumayag na kumampi sa kanya kaya ipinag-utos ng kalaban sa kanyang mga kasama na pati siya ay iligpit. Papunta na sila Lor-El at ang mga kalaban kung saan siya nakatira. Ang isa sa mga kalaban ay sinubukang paalisin ang nakaharang, ngunit biglang may atake na naganap na tumama sa tatlong kaaway. Dito nagkaroon ng tsansa si Lor-El para pagsusuntukin ang mga natirang kalaban. Nang makausap ni Lor-El ang kanyang asawa, agad napansin ni Lara na may kalaban pa sa likod kaya agad niyang napatamaan ang dalawang kalaban. Nagdatingan ang limang sasakyang panghimpapawid kung saan nakasakay dito ang grupo ni Zod. Pinatamaan ng mga ito ang pintuan ng tahanan nila Lor-El, agad naman itong sumabog kaya sila ay nakapasok. Si Lara naman ay inihanda ang sasakyan kung saan nakasakay ang kanyang anak na si Cal. Nalaman ni Zod na kinuha ni Lor-El ang Codex kaya gusto niyang kunin yun. Nagalit siya nang malaman na nasa anak ng babae yun kaya inutos ni Zod na sirain ang sasakyan. Palitan ng atake ang ginagawa ng dalawa habang si Lara naman ay patuloy na inihahanda ang pag-alis ng kanyang anak. Nang mapadapa sa sahig si Zod, sinubukan niyang pigilan si Lara dahil ang Codex ang kinabukasan ng Krypton, ngunit hindi nagpatinag ang babae kaya tuluyan niyang pinindot ito para makaalis ang kanyang anak sa mundo nila. Bumagsak naman ang sinasakyan ng sanggol sa Earth. Makalipas ng ilang taon, siya ay lumaki na at pinangalanan na Clark ng inang umampon sa kanya. Habang nasa dagat sakay sa bangka, nalaman niya na may isang gusaling nasusunog kung saan merong mga taong di makaalis doon. Agad siyang umalis at pumunta dito para sagipin sila. Nagulat naman ang mga taong nasa loob ng silid sa bigla niyang ginawa. Umakyat sila sa taas upang makita ng helicopter at makasakay doon. Babagsak na ang nasusunog na gusali kaya pinigilan niya ito para tuluyang makaalis ang sasakyang panghimpapawid. Buong lakas niya itong tinulak hanggang sa makaalis ang helicopter. Habang nasa biyahe ang pamilya ng bida, napatigil ang kanyang tatay sa pagmamaneho nang makitang isang malaking buhawi ang paparating. Ang ibang tao sa kalsada ay napatakbo na upang makaalis at mailigtas ang kanilang sarili. Inutusan ni Jonathan sila Martha at Clark na pumunta sa ilalim ng tulay, tinulungan niya ang isang babae na naipit ang anak sa loob ng sasakyan. Agad naman silang tumakbo papaalis dahil malapit na sa kanila ang buhawi. Pupuntahan na sana ni Clark ang naiwang aso na si Hank sa kotse ngunit hindi pumayag ang kanyang tatay. Si Jonathan na lang ang umalis para kunin ang aso, isang sasakyan naman ang nilipad at dumagan sa paa niya kaya hindi agad siya makaalis. Binuksan niya ang kabilang pinto upang makalabas ang aso, nang lipadin uli ang sasakyan ng buhawi tuluyan ang natanggal ni Jonathan ang kanyang paa. Gusto nang tulungan ni Clark ang kanyang tatay, ngunit ayaw nito na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Wala na siyang nagawa kundi panuudin ang kanyang tatay na madala ng buhawi. Isang itim na spaceship ang dumating sa Earth upang dalhin si Clark kung nasaan si Zod. Bumaba sa sasakyan ang isang babaeng nagngangalang Faura. Sa kanya pinag-utos ni Zod na isama ang babaeng tumulong kay Clark na si Lois. Agad naman pumayag sumama si Lois para hindi na magkagulo pa. Umalis na agad sila sakay sa spaceship papunta sa kalawakan. Habang nasa ere ay pasikretong ibinigay ni Clark kay Lois ang itim na bagay, dumating naman si Faura at ipinasuot sa babae ang gamit pang ulo upang makahinga siya ng maayos. Nang makapunta sa kalawakan ay doon nakilala ng bida si Zod. Hindi pa nagtatagal doon ay nakaramdam ng kakaiba si Clark. Napaubo siya at napaluhod siya sa panghihina dahil hindi niya kinaya ang kakaibang atmosfera. Si Lois naman ay hindi alam ang gagawin. Bumagsak na lang ang bida sa sahig hanggang sa mawala ng malay. Nagising na lang ang bida na nakatali sa kanyang hinihigaan. Bumungad sa kanya si Zod.
Dito niya na nalaman na siya ang lumigpit sa kanyang totoong tatay. Dalawang spaceship naman ang papunta uli sa Earth, agad naman naghanda ang mga militar sa pagdating noon. Si Lois naman ay kinulong sa isang lugar sa loob ng spaceship, na patumba siya sa pagkakatulak ng babaeng kalaban. Nakita niya dito ang pagsasalpakan ng itim na bagay na iniabot sa kanya kanina ng bida. Pagkasalpak niya ay sumulpot ang totoong tatay ni Clark. Nagulat siya sa presensya nito. Dito nalaman ng babae na siya ang totoong tatay ni Clark. Tinulungan ni Lor-El makalabas sa pagkakakulong si Lois. Pagkalabas ay may nakaabang ng kalaban na may hawak ng armas, mabilis naman ito kinulong ng tatay ng bida. Agad namang naalerto ni Lor-El si Lois na may kalaban sa kanyang kanan kaya agad niya itong napatamaan ng kanyang armas. Dumating ang tatlong kalaban pero agad itong nasaraduhan ni Lor-El, pumasok si Lois sa isang sasakyan para makabalik sa Earth. Agad siyang naalerto ng tatay ni Lor-El na lumingon sa kaliwa dahil sa biglang pagsulpot at pagsuntok ng kalaban sa kanya. Mabuti na lang ay naiwasan niya ito at napatamaan ng armas. Gaganti pa sana ang kalaban pero buti na lang ay nasarado niya agad ang pintuan ng sasakyan at umalis sa kalawakan. Nang maalis ng bida ang kanyang sarili sa pagkakatali ay nakita niya ang kanyang tatay. Pinasuntok ni Lor-El sa kanyang anak ang pader upang masira ito. Ipinaliwanag sa kanya ng kanyang tatay na gusto nilang matutunan niya kung paano maging tao para pagdating ng panahon siya ang magiging tulay ng bayan. Itinuro ng kanyang tatay ang sinasakyan ni Lois para mailigtas ang babae at ang mundo. Agad naman siyang lumipad sa kalawakan at mabilis na hinabol ang nagbabagang sinasakyan ni Lois. Nang mahabol ito ay sinuntok niya ang pintuan at kinuha ang babae para makalabas sa sasakyan bago pa ito tuluyang bumagsak sa lupa at sumabog. Matagumpay na nakalapag sa lupa si Lois nang ligtas dahil sa pagsagip ng bida. Agad namang umalis si Clark dahil sa naramdaman niyang kakaiba. Dumating naman ang mga kalaban kung saan nakatira ang nanay ng bida upang hanapin ang Codex. Sumunod ay nagpunta siya sa loob ng bahay kung nasaan ang sasakyan ni Clark. Binuksan ni Faura ang sasakyan gamit lang ang kanyang kamay, hindi niya nakita doon ang kanilang hinahanap. Nagalit ang kalaban nang malaman na wala doon ang Codex kaya binuhat at inihagis nito ang sasakyan sa bahay. Bigla naman dumating si Clark na galit at sinugod si Zod. Inilipad niya ito sa ere at ibinangga sa malalaking gusali. Si Zod ay hindi naging maganda ang pakiramdam nang matanggal ang kanyang suot na helmet upang makahinga ng maayos. Halos mapaluhod siya sa kalsada dahil sa pagkahilo. Dumating naman ang itim na spaceship at pinatamaan ang bida ng malakas na kuryente. Napatalsik naman si Clark sa nangyari, si Zod naman ay tinulungan ng kanyang mga kasama na tumayo at makasakay sa sasakyan. Mabilis naman na nailagan ito ng bida at ni Faura. Agad naman bumawi ang natama ang kalaban. Sumunod naman si Faura, malapit nang atikihin ang isa pang eroplano pero buti na lang ay napigilan siya ni Clark. Nakita ng bida ang kanyang kaklase noon kaya hindi niya agad napigilan ang pagsuntok sa kanya ni Faura. Lalabanan niya sana ito pabalik, ngunit mabilis ang babae. Nagpalitan ng suntok ang dalawa ngunit napabagsak ulit ng babae ang bida. Sumulpot naman si Nam-ek na hinawakan siya sa paa upang mapigilan sa kanyang paglaban. Hinawakan siya sa ulo ni Faura habang si Nam-ek naman ay binuhat siya sa leeg kaya ginamit niya ang kanyang mata at naglabas ng pulang sinag upang masaktan ang dalawang kalaban. Binuhat ni Nam-ek ang sasakyan at inihagis sa helicopter kaya bumagsak ito. Nasagip naman agad ng bida ang nahuhulog na sundalo. Pinatamaan naman ang ibang sundalo si Faura ngunit hindi ito natitinag. Sa kabilang banda, tuloy pa din sa pagpalitan ng atake ang bida at si Nam-ek. Binuhat ni Clark ang kalaban sa ere at sinuntok ng malakas. Isang nag-aapoy naman na tren ang lumipad sa ere at tumama kay Clark. Ang spaceship naman ng kalaban ay bumalik at pinag-aatake ang dalawang eroplano. Binuhat ni Nam-ek ang walang malay na si Faura at sumakay dito. Nakaligtas naman ang bida sa pagtama ng tren sa kanya at agad na lumipad paalis sa lugar pagkatapos niya pasalamatan ang koronel. Hindi pa nakakatagal ay bumalik uli sa Earth ang grupo nila Zod. Dalawang spaceship ang nagpunta sa magkabilang bahagi ng mundo. Naglabas ang mga ito ng mahabang kuryente na gumawa ng pagsabog sa tubig at pagbasag ng salamin ng mga gusali. Umangat ang mga bagay sa ere at bumagsak ng malakas sa lupa kaya napatakbo sa takot ang mga tao. Dumating naman ang mga militar sakay sa eroplano at nagpatama ng missile sa spaceship ngunit kung saan-saan ito tumama dahil sa grabidad. Ang bida naman ay patuloy na hinahabol ng mahahabang tentacles ng spaceship.
Hindi niya agad na iwasan ang mga ito kaya siya ay nakapitan at iwinasiwas pa ibaba sa malakas na sinag. Ibinigay lahat ni Clark ang kanyang lakas at lumipad papataas para masira ang isang spaceship. Agad itong tumigil sa paggana at nawala ng enerhiya. Gagawin na sana ni Lois ang kanyang plano, ngunit ayaw pumasok ng itim na susi sa dapat paglagyan nito. Nakasunod naman agad ang spaceship ni Zod upang pigilan sila. Buti na lamang ay dumating agad si Clark para pigilan ito sa pag-atake. Ginamit ng bida ang kanyang mata at naglabas ng mainit na sinag upang masira ang spaceship ni Zod kaya bumagsak ito sa lupa. Si Faura naman ay sumakay sa isang pod at pumunta sa eroplano nila Lois. Inayos naman ni Professor Hamilton ang sasakyan ni Clark upang tuluyang pumasok ang itim na susi sa paglalagyan nito. Sa pagdating ni Faura ay napatalsik sila Lois. Tuluyang ipinasok ng Propesor ang susi sa sasakyan at ibinangga naman ng Koronel ang eroplano sa natitirang spaceship nila Zod kaya nahigop ang mga kalaban nito. Si Lois naman ay pabagsak sa lupa pero buti na lamang ay nakita siya ni Clark kaya agad siyang sinagip. Tuluyang nawala na parang bula ang spaceship kasama ng ibang kalaban, ngunit naiwan mag-isa si Zod. Nagalit siya sa bida kaya inatake niya ito, agad namang bumangon ang bida para gumanti. Sinipa ni Zod ang isang truck pero buti na lamang ay naiwasan agad ito ni Clark. Palitan ng atake ang ginagawa nila, halos mapalipad sa ere ang bida sa pagkakasuntok ni Zod. Umakyat sa gusali na parang gagamba ang kalaban, agad naman sinalubong siya ni Clark kaya sila ay nagtama. Umabot sila sa itaas ng gusali, hahampasin si Clark ni Zod ng bakal kaya tinunaw niya ang kalahati nito. Pero tuluyan pa din siyang natamaan ng hampas. Umangat sa ere si Zod kaya sinugod siya uli ni Clark at isinadsad sa mga bakal, pinaulanan niya ito ng magkakasunod na suntok habang nasa ere. Naghabulan ang dalawa sa ere sa pagitan ng mga gusali. Sinuntok niya ulit ang bida at ipinaikot-ikot sa ere saka itinalsik. Di matapos-tapos ang paglalaban ng dalawa at umabot na sila sa kalawakan. Itinulak ni Zod ang satellite pagkatapos ay pabagsak na pinagsusuntok ang bida. Kasing init ng apoy ang kanilang labanan. Bumagsak sila sa isang museo kung saan may ibang tao. Ginamit ni Zod ang kanyang mata upang patamaan ng pulang sinag ang isang pamilya, binigay ni Clark ang kanyang buong lakas upang mapigilan ang kalaban. Napaluhod naman ang bida at napaiyak kay Lois dahil sa nangyari. Matagumpay na nailigtas ni Clark ang kanyang pamilya at ibang mga tao sa kasamaan. Sa huli ay binisita niya ang puntod ng kanyang tatay kasama si Martha. Naging isang ganap na journalist din siya at naging empleyado kung saan nagtatrabaho si Lois. Maging isang positibong halimbawa sa mga taong nasa paligid mo. Magpakita ng mahusay na asal, pagmamahal, at pag-unawa sa kanila. Ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng isang mas magandang buhay para sa lahat. Walang ina ang gustong malagay sa panganib ang kanyang anak. Sa makatuwid, dapat nating tandaan na bago gumawa ng desisyon, isipin muna ang mga posibleng kahihinatnan, kung nakakapiligro ba ito sa ating kapakanan at kaligtasan ng iba.